Hello, good morning, Donna Nation. This is Donna and welcome to my channel. For today's video, kain po tayo ng breakfast. Meron po akong itlog, kamatis at bangus. Bangus ang aking ulam at meron po akong sardinas. Ayan. So, kain tayo, breakfast po, mga ka-Donna Nation. This morning, pagising ko ay, kasi medyo wala po akong kasama ngayon. So, anak ko po ako natulog, mga ka-Donna Nation. So, naisip ko nang i-vlog sa inyo ngayon ang breakfast ko. Dahil madalas naman po ako nag-iisa, so boring talaga ang buhay ko. Kasi hindi mo masabi ang panahon talaga na eto, na sa lagi kang nag-iisa, hindi mo tiyak na ang buhay mo. Ganito na malungkot. Kasi syempre malungkot dahil nag-iisa po. Isa po akong widow, mga ka-Donna Nation. Kaya ito, sana samahan niyo ako sa aking kalungkutan, sa aking pag breakfast na nag-iisa lang. So, thank you so much sa paki-like, share, and subscribe naman sa aking channel kay Donna Vlog at magbe-breakfast po ako. Ito, meron po akong calamansi juice. So, inom muna po ako. Medyo maligam-gam po ito. Tara, kain tayo po. Ito po, sardinas. Breakfast ng nag-iisang ina sa mundo. Sana makatagpo rin ako ng taong magpapahalaga sa buhay ko. Yung taong makakaintindi sa akin sa buhay ko. Salamat kay Lord kasi sa inabahaba ng panahon na puro problema yung binibigay sa akin, binabato sa akin. So, maraming salamat Panginoon sa buhay na hiram na ipinagkaloob mo sa akin dahil magpahanggang ngayon ay binibigyan mo pa rin ako ng buhay, kalakasan at iyong kapangyarihan na kung hindi ako sinwerte sa buhay na ito, baka wala na rin po ako. Kaya thank you so much sa kalakasan at kapangyarihan na ipinagkakaloob mo sa akin. Ano mang bigat ng ginagawa ng naging mga problema ko, pilit kong kinaya dahil minahal ko ang aking pamilya. Ayan Lord, kain lang tayo, mga ka-Donna Nation. So kain lang po. Alam mo, mahirap din kumain kapag alam mo malungkot ang buhay mo, nag-iisa ka. So, kain tayo. Pinipilit ko, kinakaya ko. Maraming salamat, guys. Thank you, Lord. Malungkot ang buhay ng inyong lingkod na si Donna Nation. Ito, halos puro dapa na lang, hindi na makabangon. Puro bigat ng dinadala sa problema. Kain tayo. Sarap naman kumain. Pilit nating iahon ang buhay natin kahit sinong tao. Nagkakaproblema ng mas mabigat, kasing bigat. Pero sa aking ano lang, eto, hindi naman ako kasi madasalin. Pero marunong din ako manalangin sa Diyos na mabigyan din ako ng buhay na hinahangad ko sa Kanya. Yung para sa akin naman. Kasi dati, ang hiniling ko noon para sa aking mga anak. So, that time kasi, yung mga anak ko, mag-aaral.
So, ang inisip ko na lang na makapagtapos lang ang mga anak ko kahit mawala na ako sa mundo. Pero, ito, binigyan pa rin ako ng lakas, kalakasan ng ating Lord. Kaya, lubos pa rin akong nagpapasalamat sa Kanya na ito, na kahit pa paano, binigyan niya ng kalakasan ang buhay ko at nakikita ko pa rin ang mga anak ko. Siyempre, hindi mo naman masasabi ang panahon na nagbabago talaga. Na kahit gaano pa talaga nagpalaki ng mga anak, nagpaaral at nag-aruga, hindi mo pa rin makikita na gaano ka ba nila kamahal sa ginawa mong experience sa kanila na inaruga mo sila, minahal mo sila. So, hindi ko naman sinasabing walang hiya. Ang akin lang naman. Karamihan naman po talaga nararanasan ng lahat ng mga magulang ang ganitong senaryo na problema. Kasi nung bata pa rin naman kami, nung ipinanganak din naman kami ng mga nanay namin, palibasa marami kaming magkakapatid. Ang senaryo ng hirap din, yun yung number one na problema po namin sa buhay. Lalong-lalo na yung mga magulang namin, walang pinag-aralan. So, lumaking mahirap. Kaya, lahat kami walang nakatapos kahit high school. So, dito ako nangarap sa buhay ko na ipakita ko na maging malakas ako kahit na hindi man maging matagumpay, hindi man naging napangasawa ko sa totoong buhay. Puro din problema. So, pinilit kong kinaya hanggang sa ako'y magpakalits din ng mga anak. At awa naman ng Diyos, eto, ikapagpatapos din po ako ng pag-aaral. May anak din po ako, si P. Yung marketing. So, tatlo lang po sila, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki po ay kambal. Ang kanya-kanya na silang mga buhay. Isa po, nakatira dito, wala lang siya din eh. Malis. So, sana nanonood po kayo sa sinishare ko sa inyong buhay na aking nararanasan sa ngayon. Kahit medyo sometimes nadidepress ako, pero eto, kapit lang, laban lang, donation. Kasi ayaw kong bumigay sa buhay kasi iniisip ko, wala pa rin naman akong ako. Pero sana Lord, huwag mo muna akong kukunin. Kasi gusto ko pa rin maranasan yung buhay na hinahangad ko na para sa akin naman. Na pagtataguyod ko sa pamilya, sa ngayon gusto ko naman mataguyod yung sarili ko, palibasa single ako, mahanap ko naman sana tunay na taong willing na pinakumalin ako, buhayin ako. Kasi kahit na may anak ka, mahirap pag sa mga anak, lalo na ngayon sa ngayon nararanasan ko na wala pa nga silang mga pamilya, eto. So, ayan, hindi ko na masyadong pahahabahin yung ano at kain tayo.
Samahan niyo po ako sa aking kalungkutan. Sabi ko nga sa inyo, kahit malungkot ang buhay, pilit nating pasayahin sa sarili natin. So, pag nagugutom kumain, yun. Siyempre, masasabi mo lang ang mga problema, nakalimutan. Madaling sabihin kalimutan ang mga problema. Pero pag naitatak mo na yan sa utak mo, kapag sagad ka sa problema, never mo talagang makakalimutan. Kaya, pipilitin natin. Sabi nga nila, tatatagan mo lang ang sarili mo. At, kailangan natin ng kapit kay God. Kasi, hindi ko man sinabing ako yan. Kasi hindi rin naman ako madasa rin talaga. Nga lang talagang minsan masasabi ko na, Lord, tulungan mo naman ako sa bigat ng dinadala ko. Kasi lahat naman tayo nagdaan dito eh. So, kanya-kanya tayong discard, kanya-kanya tayong hangad sa Panginoon na tayo ay kanyang matulungan. Siyempre, marami tayong nagdarasal. Siyempre, hindi lahat ng dinadasal natin ay binibigay talaga niya. Kasi marami tayong naghahangad ng mabuti. Maging mabuti tayo. Na maging gumanda ang buhay natin. Hindi lang ako. Yung tindihan ko naman yung Lord, thank you na kahit ganito yung nararanasan ko, thank you pa rin kasi at least ito, ang dami para sabihin ko sa inyo, ang dami ko nang naranasan, marami na rin operasyon ng pinagdaanan ko dahil siyempre hindi mo maiwasan yung magkasakit ka dahil sa maraming stress sa buhay, maraming problema na nilalabanan. Kaya ito ngayon ko sasabihin na, Lord, maraming salamat sa binigay mong buhay at kalakasan sa akin dahil alam ko na mahal mo pa ako. Sa kabila ng maraming problema, ito, malakas ako at nakapagsasalita sa iyong harapan. Maraming salamat dahil kahit mahirap kumain mag-isa, ito, kakayanin. Kasi ito yung buhay na pinakda para sa akin. Kaya lang siyempre, hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Tama, sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Sabi sa kanta, habang may buhay, may pag-asang makakamit. Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Manalig ka sana, di ka nag-iisa, karamay siya. Yan. So, hindi ko naman po alam ang kanta yan, pero ayan, sinabi ko lang naman dahil sa yugto ng kasaysayan ng aking buhay na nararanasan ko po sa ngayon. Maraming salamat kay God sa lahat ng nakakapanood ng istorya ko dahil
Ito, kahit ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na malungkot man ang buhay, mahirap man gawin, ang sabi ko sa inyo na kalakasan, tibayan ng loob, maging strong tayo, na huwag tayong bibigay. Ito, ginagawa ko po ito sa ngayon dahil dumating man ang time na mawala man tayo sa buhay natin sa mundong ibabaw. Sana mapanood ninyo ang buhay at kasaysayan ni Donna Nation. Yan. Wala man ako may pakita sa inyong mga garang mga pagkain, itlog, sardinas, at pritong bangus na pinakain ko ngayon. Na-share ko naman sa inyo kung anong buhay. Buhay at kalakasan ang inyong lingkod. Kung paano lumaban. Lumaban sa buhay. Na mag-isa. Isang balo. Na parang na ang kasaysayan ay parang pinagkaitan ng mabuting asawa na parang walang swerte. Ngayon, kaya inisip ko na kahit man lang sa aking breakfast, masabi ko sa inyo kung ano ang aking pinagdaraanan sa ngayon. Nakikita nyo nung hangin mga vlog ko, medyo malungkot talaga ang buhay ko, malungkot ang mukha ko, never naman naging masayang-masaya. Kasi nga, pilitin nating maging masaya kahit na malungkot ang buhay. Kasi yun lang ang naroon natin. Kaya, hindi ba sa ating buhay? Kaya keep on watching ka Donna Nation dahil hindi pa tapos ang pagkakain ko. Ito ngayon tinitirang sarili ko naman bahay. Ito ay katas ng aking pagpuporsige sa buhay. Kasama ito sa mga pangarap ko na bahay na ito. Noong time na naitayo ito, noong time na nagtrabaho rin naman po ako sa isang kumpanya. Nabanggit ko na sa inyo dati. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit malungkot ang buhay, hindi man tayo binigyan ng swerte ng Panginoon na magarang buhay na inaangad natin. Salamat pa rin. Kasi eto, binigyan tayo ng buhay at kalakasan ng Diyos. Kaya, sino man ang nakapaginig at nakasubaybay sa akin, nakapanood sa buhay ko, alam ko naman na hindi lang naman ako talaga ang may problema na pinagdaan ng katulad ko. Marami tayo. Kaya blessing pa rin tayo dahil eto, nakakakain pa tayo.
di ba? Ah, kahit sardinas lang ang ulam, itlog, at dahil na bang sorry ko. Ay, eto. Kaya share ko lang din sa mga katulad kong ina na never naman akong maging never ko naman naisip na kahit bigis sa bigat ng mga dinala kong problema ever since never ko naman isipin na magpabaya sa pamilya lalo na may tatlo po akong anak. Never ko talaga silang inisip na pabayaan kahit kay bigat ng aking dinadala. Never. Kasi inisip ko na sila talaga yung buhay ko. Sila yung pamilya ko darating ang panahon. Kaya ngayon hindi ko rin naman masasabi. Minsan medyo malalaki na nga ang mga anak ko. Pero hindi mo rin masabi na wala ka pa rin, wala ka ng problema, di ba? Kasi may hinahang ka pa rin para sa buhay mo. Yung bang, may anak ka nga kung, di ba? Di mo naman masabi na, sasamahan ka nga ba hanggang sa dulo? Sasamahan ka nga ba hanggat nabubuhay ka na? Halimbawa, tumanda ka na para ka ng ano. Hindi natin masasabi yun. Kaya, yung iba, mas gusto nila mamatay ng bata habang malakas. Pero, para sa akin, kasi yan ang naranasan ko nung nabubuhay pa yung asawa ko. Mas gusto niya mamatay ng 50 anyos. Pero ako, never kong inisip na mamatay ako ng ganong edad ko. Five years na yung namamatay ang asawa ko, more than 5 years. Minsan siyempre rin, minsan hindi ko rin naman inisip na mawala na ako sa mundo kasi siyempre nandito pa yung anak mo. Minisip ko na makakasama sila hanggang mabigyan nila ako ng mga ako, diba? Yun yung mga pinapangarap ng bawat isa, diba? Kasi before ang mga magulang ko din naman. Naging ang payo naman sa amin eh, na kahit wala kaming mga aral, yung magalang sa kapwa, matino. At siyempre, ayaw din naman ang kahit sino magulang, mahangad na ang mga anak ay mapahamak, di ba? Kaya natandaan ko sa buhay ko na siyempre, yun nga, hindi nga kami pinanganak ng kasing ano, mayaman at hindi rin, wala rin mga pinag-aralan kami lahat. Kanya-kanya kami ng pamilya habang dumating yung time na yun. May pamilya ako, may pamilya siya. Kaya, nanay at tatay, saan man kayo naroroon, idol ko kayo. At, alam nyo naman, ang tinatahak nating mga problema, ay natural na, diba? Sabi nga nyo, sa akin dati, walang nabubuhay, na walang problema. Kaya tatagal lang ang loob.
nating maging matatag para sa sarili na lang natin. Dahil walang ibang mag-aas, walang mag-aano sa atin kundi ang sarili. Saan dako man kayo ngayon night time, pinararating ko po sa inyo ang taos puso kong pasasalamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa akin, lalong-lalo na kay God. Thank you so much. Nakakaramdaman ako ngayon ng kalungkutan, pero bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon na ito, ma'am. Dahil siyempre, pag single ka, wala kang karami sa buhay. Lalo pa malayo ka rin sa mga anak mo. Wala rin sila, hindi mo rin nakapinin lahat. So, ito talaga mararanasan natin. Diba? Yan ay yung sa akin lang. Ingatan mo kami, ang buong pamilya ko. Gabayan mo po kami habang kami lang nandito pa sa ibabaw ng lupa. Habang po kayo kasi naniniwala naman ako na kahit wala na kayo sa piling namin, nakikita nyo kami at nararamdaman namin yun. At ginagabayan mo kami. Dahil alam namin nakapiling mo na ang Diyos. Sabi nga nila, manalig ka lang, hindi ka niya pababayaan. Maraming salamat. Dahil nakagawa na naman ako ng istorya ng sarili kong buhay, mga pinagdadaanan, mga hugot sa buhay, na yun nga lahat tayo may pinagdaanan, ibay lang. Palakasin mo lang ang sarili mo, libangin mo ang sarili mo. Kasi walang makakatulong kung hindi ang sarili mo. At manalig tayo. Panginoon. Yan. Yan po ang tanging nasasabi ko sa ngayon. Dahil yan po talaga ang nangyayara sa buhay ko. Magpasalamat na lang tayo lahat kasi hindi tayo mahal ng Diyos. Wala na tayo ngayon. Feed your skin extra with Nivea Extra White Body Lotion. It's packed with skin superfood. And it gives you triple action care that penetrates layer after layer to better whiten, smoothen, and protect skin. Get more care in every bite. Nivea Extra White Body Lotion. At hinihiling ko rin dito sa aking pag-vlog. Sana maging matagumpay din po ang magiging sitwasyon ko na hindi man magandang masyado ang vlog ko. Sana mapansin din. Pero salamat naman dahil kahit paano pasok na ako sa monetizing. Thank you so much po dahil wala pa naman po akong 1 month na na-monetize mo naman. Week pa lang po. Mga 3 weeks pa lang. Sana magtuloy-tuloy po yung takbo ng aking vlog. Malungkot man ang buhay o masaya. Share ko sa inyo.
ang lahat ng aking ginagawa sa buhay, minsan luluto, kakain, storya pa rin ang buhay yung makimararamdaman nyo. Ipaparamdam ko sa inyo. Alam ko naman na. Ayan, ang ulam ko, plug, hardina, at bangus na prito. Palayin mo na ubos ko yun. Kinain ko lahat yun, dahil minukbang ko ang breakfast. Matatapos na rin po ako muna ng kato donation. Ayan. So, maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik sa aking storya ng buhay, sa panunood nyo sa akin, sa mga nag-comment, nag-like at share and subscribe. Thank you. Shout out po kay Juderan sa kanyang channel and Home Cook Recipe sa kanyang channel. Maraming salamat sa breakfast. Thank you, Lord, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa akin sa another year na aking natamo. Thank you so much. Kahit anong bigat ng aking problema, sinasabi ko sa inyo, tatagan nyo lang at dasal lang sa Panginoon dahil di tayo pababayaan ni God. Thank you so much and I love you. Bye-bye. I love you.